Hello, magandang araw. Andito naman po tayo sa isa na namang controversy in Philippine history. Okay? At bago tayo magsimulang magtalakay, i-connect muna natin to sa lesson natin last time. So, nakaraang lesson, no, ang ating pinag-usapan ay tungkol sa Cry of Pugadlawin, kung saan ito ang nagsilbing hudyat na pagsisimula ng 1896 Revolution. So kahit na hindi natin alam yung tiyak na petsa at kung saang lugar talaga naganap yung Cry of Pugadlawin, ang mahalaga, no, ito ang simula ng pagpaglaban ng mga Pilipino laban sa mga Kastila. Okay? At ang pagpaglaban na ito ay nirunsad ng Katipunan. Pero habang lumalawak ang Katipunan sa iba't ibang bahagi ng Luzon, magkakaroon sila ng problema sa leadership, no? Kasi sa paglawak nga ng Katipunan sa iba't ibang bahagi, umubuo yung dalawang faction. So yung dalawang grupo ng Katipunan na tinatawag nating Magdiwang at Magdalo. So ang Magdiwang group ay nasa ilalim ng paumuno nitong si Mariano Alvarez, samantalang ang Magdalo group ay nasa ilalim ng paumuno nitong si Baldomero Aguinaldo, ang kapatid ni Emilio Aguinaldo, no? Pero hindi naman totoo na ang Magdalo group ay Cavite group, sapagkat sa Cavite meron ding mga grupong magdiwang. Okay? At sa paglaon ng revolusyon, nagkakaroon ng pag-shift, no, o pag-iiba ng liderato, kasi dahil sa pagkatalo nitong si Andres Bonifacio sa mga digmaan na pinamunuan niya, no? So, nabumaba yung kanyang popularidad. Samantalang itong si Emilio Aguinaldo, no, sa kanyang patuloy na may paglaban, tumataas sa kanyang popularidad since na nananalo sila. Isa sa mga tinitignan kong rason kung bakit natalo itong si Andres Bonifacio sa kanyang paglaban, una, no, dahil sa lugar ng kanyang pangipaglaban kasi nga sa Maynila siya lumalaban kung saan ito ang sentro ng pamahalang Kastila. So malamang ang concentration ng pwersa ay narito. Okay? So mabilis ang enforcement. Samantalang sa Cavite, ang enforcement nila ay mga galing sa Maynila. No? No, at ang ginawa pa ng Katipunan, hinarangan pa nila yung isang tulay na nagdudugtong sa Las Piñas at dito sa Cavite, no, na tinatawag na Sapote Bridge, kung saan magaganap ang madugong labanan, no, na pinamunuan ni Edilberto Evangelista. At bilang isang engineer, ang naisip daw nitong si Edilberto Evangelista ay maglagay ng dinamita dito sa tulay, kaya pag dumaan ang mga Kastila, pinapasabog ito. Pero namatay din sa digmaan itong si Edilberto Evangelista dahil sa matalino siya pero malabo ang mata, no? Okay, so hindi niya nakita yung babaril sa kanya kaya siya ay namatay. Okay? At pagdating ng Disyembre, nagkaroon ng imbitasyon itong Cavite group dito sa grupo nitong sila Andres Bonifacio na magtungo na lamang si Andres Bonifacio sa Cavite. Una ay para ayusin ang lumalalang away sa pagitan ng Magdiwang at Magdalo dito sa Cavite. At bilang supremo ng Katipunan, siya yung mayroong tatungkulan, no, at kakayahan na ayusin ang pag-aaway-away ng mga grupo. At pumunta naman doon si Andres Bonifacio sa Cavite. Yun nga lang, hindi natin masabi na naging mabuti ang kalagayan ni Andres Bonifacio sa Cavite kasi magkakaroon sila ng conflict ni Emilio Aguinaldo, una, dahil sa leadership. Pangalawa, merong issue na sinasabi, no, sa account nitong si Apernali Babini na may mga paring Kastila na inutos ito si Andres Bonifacio na i-execute. Samantalang sa pananaw naman ng tropa nila Emilio Aguinaldo, hindi na pinapatay yung mga pare kahit mga Kastila ito. Pinatatakas nila. Okay? Tapos meron daw mga balita na merong mga sulat na nag-circulate sa Cavite na naninira dito kay Andres Bonifacio. Okay? So, dahil sa mga negatibong mga bagay na ito, makaapekto ito sa pagtanaw ng mga Caviteño dito kay Andres Bonifacio. Okay?
Tapos, ito pa, pagdating ng March 22, 1897, magkakaroon ng konbensyon sa Tejeros. So, ang akala dito ni Andres Bonifacio sa kanyang pagdating, no, dito sa Tejeros, ay pag-uusapan nila yung dapat gawin sa paipaglaban. Yung pala, ang gusto ng mga tao na dumalo sa Tejeros Convention ay maglunsad ng eleksyon. Okay? So, wala nagawa si Andres Bonifacio kundi pagbigyan itong yung eleksyon. At sa eleksyon na naganap, no, ang nanalo bilang presidente ay itong si Emilio Aguinaldo, kahit hindi naman siya present doon sa mismong eleksyon, no? So actually, itong March 22, 1897 ay 28th birthday nitong si Emilio Aguinaldo. At kahit na siya ay hindi present sa convention, siya ang nanalo bilang presidente. So, samantalang itong si Andres Bonifacio, sa bawat posisyon, no, na siya ay nominado, palagi siyang talo. Hanggang sa pinakamababang posisyon na Director Interior, siya ay nanalo. Pero nung nanalo si Andres, itong si Daniel Terona naman, kinusyon ang pagkakapanalo nitong si Andres Bonifacio. Kasi para dito kay Daniel Terona, hindi karapat-dapat itong si Andres Bonifacio na manalo. Kasi wala siyang pinag-aralan, no? Para kay Daniel Terona, dapat lawyer o abogado ang hahawak ng posisyon Director Interior. At dito na, sisiklab lalo ang pagkagalit itong si Andres Bonifacio. So, binunod niya ang kanyang revolver o kanyang baril at tinutukan niya itong si Daniel Terona. Pero, ito si Daniel Terona ay nakapagtago sa mga tao at patuloy niyang nilalait itong si Andres Bonifacio. Kaya ang sabi ni Andres Bonifacio, bilang supremo ng katipunan, ay dinideklara niya, no, na ang naganap na eleksyon ay walang bisa. So, ang eleksyon ay null and void. Okay? At dahil dito sa ginawang desisyon ni Andres Bonifacio sa panig nitong sila Emilio Aguinaldo, nanggugulo siya, no, sa bagong tayong gobyerno, kaya dapat siyang mamatay. So, dapat siyang i-execute, no? Okay? At according sa ating mga aklat, ang kamatayan ni Andres Bonifacio ay May 10, 1897. Yun nga lang, kung titignan mo ang dokumento tungkol sa paraan at nangyari sa kanya nung hinuri siya noong April 23, 1897, magdududa ka kung talagang mabubuhay pa siya pagkatapos na nangyari. Okay? At kaya dito sa ating lesson sa araw na ito, pag-uusapan natin yung iba't ibang account, no, tungkol sa paghuli dito kay Andres Bonifacio at saka natin aanalasihin kung posible talaga na May 10 pa siya namatay o itong May 10, 1897 na to ay palabas lamang para sabihin na dumaan naman sa proseso ang lahat at nagkaroon ng pagilitis, no, para dito kay Andres Bonifacio na kahit naman posibleng wala. Okay? So, ito na ang ating lesson para sa araw na ito. So, iisa-isahin natin ang account ng mga taong andun sa panahon na itong si Andres Bonifacio ay hinuli dito sa Indang, Cavite. Okay? So, ang una nating account ay galing kay Francisco Carrion, no? Isa rin sa tauhan ito ni Andres Bonifacio, no? So, ang sabi niya sa kanyang account, kinabukasan daw na magubuhang liwayway. Sinabi daw na bantay sa taas ng puno ng kahoy na tinatawag na Vidya na may mga tao. So, ang sabi daw ng kapatid ni Andres sa Siriaco, kilalanin ang ayos. Okay? Nang malapit na, umulit yung kawal na, sinabi ng kawal na, yun din pong mga kawal kahapon. Okay? Kasi kaya niya ito sinabi, kasi itong mga grupong lumusob kila Andres Bonifacio, ito yung kasama sa mga kawal na nung una nakita pa ng Siriaco, alam niya ng kalaban. Kaya iginapos niya ang mga ito, no? At inahita ng kilay. Tapos may dumating na panibagong grupo at kinumbinse itong si Andres Bonifacio na hindi naman kaaway itong mga ginapos nila. At ito ay kakampi, no? Kaya pinalaya ito ni Andres Bonifacio. At ito na, kinabukasan ito ay bumalik, no? Ito na yung mga grupo na sinasabi ng Vidya na o ng bantay, no, sa itaas ng kahoy na andito na naman sila, no? Yun ding kawal kahapon.
Kaya sabi ni Siriaco, paghintayin, no? Yun nga lang, itong mga grupong ito ay hindi nakapag-antay, no? Ang ginawa nila, pinaputukan nila itong bidya at namatay yung bantay. Pagkatapos, ay nilusob naman nila itong si Siriaco, no? Siya naman yung nilusob, okay? Itong mga bantay, itong mga grupo ng kalaban, okay? So, ayan. Itong si Colonel Pawa, no, na isang incheck, no, siya daw ay ang bumaril, no. Pinaputokan niya si Andres Bonifacio at tinamaan itong si Andres Bonifacio sa kaliwang bisig. At pagkatapos na tamaan siya, ang ginawa daw nitong si Colonel Intong ay sinugod si Andres Bonifacio at sinaksak ng balaraw o ng kutsilyo ang leeg hanggang sa ito'y bumagsak sa lupa. Pagkatapos ay si Procopio naman ang pinuntahan, no, sinunggaban ng mga kalaban at ito ay ginapos ng mga kawal ng ugod lakas. Okay? Pagkatapos nilang igapos itong si Procopio at halos patayin itong si Andres, itong si Colonel Intong ay umakyat sa bahay ng pamilya ni Andres doon sa kanilang pinagtataguan. At sinamsam niya lahat ng mga pwede niyang ibenta ng mga ari-arian nila Andres Bonifacio, kagaya ng wedding ring. At ito nga, sabi ni Francisco Carrion, pati nilkater, no? Grabe, kortaplumang panghinoko. Pati nilkater. Ninakaw nila, no? Tapos, meron pang balibalita, no, na nilapastangan itong asawa ni Andres Bonifacio, no? Okay? And then, pagkatapos ay pinaslang, no? Pinaslang yung itong si Siriaco, no? Namatay na ito. At itong si Bonifacio ay hinang-hina dahil sinaksak sa leeg. Kaya kung siya ay sinaksak ng kutsilyo sa leeg, lalo lulutang yung ating conclusion na posibleng patay na siya nitong April 23 pa lang. Okay? At yung susunod na account naman ay according sa account ni Santiago Alvarez. So, sabi ni itong Santiago Alvarez, bahagya pa lang nakakalapit itong si Pawa at si Bunso. Binaril na agad nila itong si Supremo at tinamaan itong si Supremo ng malubha sa left arm. So, kagaya din nung account itong si Carrion. Pagkatapos, itong si Pawa, sinaksak naman niya ng matalim na kutsilyo ang liig, no? Sa gawing kanan nitong si Andres Bonifacio. Sinaksak si Andres Bonifacio sa right side ng kanyang liig. Kaya dito, nahilo itong si Andres Bonifacio kasi mula doon sa saksak sa liig niya, sumalumpit o nagslabasan ang mga dugo. Okay? At according naman sa account itong si Gregoria de Jesus, no? Ganun din. Pinaputukan ang kanyang asawa, no? Pinagbabaril. Tapos nung nakalugmok na, pinagsaksak pa. Tapos pinalo ng dulo ng kanilang baril, ng kulata. Tapos yung kanyang bayon ni Siriaco ay inagaw ng dalawang tao, kinuha daw ng dalawang tao at binaril hanggang mamatay. At si Procopio, no, ay pinalo ng revolver at kanilang iginapos. So, kung titignan mo yung mga account, halos nagkakapare-pareha siya. Okay? Okay, sunod. Ito naman sa account ni Mariano Alvarez, no? Ganun pa rin, sila ay sinalakay, no? At nung sila ay naka-advance na, binaril ni Colonel Intong Supremo at tinamaan ito sa brasong kanan. So, ang pinagkaiba nung kay Salvador, sa kanya right, no, right na braso at sa tiyan. Pagkatapos sinaksak pa nila ng matalim na bukawing o ng kutsilyo sa lalamunan. So ibig sabihin sa gitnang bahagi ng leeg. At napabulagta itong si Andres Bonifacio sa may tabi ng kanal. Okay? At yung si Siriaco ay pinagbabaril, no? Matindi yung galit nila kay Siriaco kasi nga
Ninisiri ako yung iba nilang kasama at inahita ng kilay. So, pinagbabaril to, no? Sa ulo, sa katawan. So, maraming mga bala ang tumama sa ulo at katawan ni Siriaco. At nung namatay na, iniwanan nila to sa gitna ng daan, sa Barrio Limbon. Okay? Sunod na account naman ay yung kay Antonio Abad. So, para kay Antonio Abad, ito yung kanyang account. Walang kaabog-abog daw, dumating itong si Coronel Bunson, Pawa at mga tauhan. Si Pawa ay biglang sumipot mula sa hanay ng kawal. So, nasa hanay ng kawal si Pawa, tapos lumundag siya para masaksak sa liig itong si Andres Bonifacio. So, ibig sabihin, kung lumundag siya, ibig sabihin nito na mas matindi yung impact, no? Mas malakas, no? Yung pagkakasaksak. Okay? At sinaksak niya sa liig, napabulagta itong si Andres Bonifacio dito nga sa may tabi ng kanal. Tapos yung patalim nitong si Abad, umabot pa, bumaon pa sa lupa. So, ibig sabihin, natuhog ang liig nitong sa Andres Bonifacio. At nung natuhog na yung liig at nakahiga na sa lupa, pinagbabaril pa ni Coronel Intong. Okay? Kaya kung may isip natin, talagang imposible mabuhay pa si Andres Bonifacio sa ganong klaseng kalagayan. So, posible talaga na April 23, 1897, patay na talaga itong si Andres. Yun nga lang, ang nakakatakot, grabe yung pagpatay sa kanya, no? Okay? At ito yung account ni Emilio Aguinaldo. So, sinabi ni Emilio Aguinaldo na ang desisyon ay pinatupad noong April 23. So, yung desisyon na hulihin siya. Tapos, dumaan daw sa tribunal o sa paglilitis itong si Emilio Aguinaldo. At according sa paglilitis, napatunay na nagkasala si Andres Bonifacio. Kaya, itong si Pantaleon Garcia, siya yung lumagda o pumirma ng execution dito kay Andres Bonifacio. Okay? At kung titignan natin yung dokumento, yung may highlight, ayan yung pirma ni Garcia sa dokumento na nagsasabi na ang decision niya ay patayin si Andres Bonifacio. Samantalang sa ibang mga dokumento, itong number 2, 3, and 4, yan talaga yung pirma itong si Pantaleon Garcia. At pagkatapos na ilang taon na interview itong si Pantaleon Garcia, no, at sinasabi niya na hindi talaga siya ang naupong judge sa pagilitis itong si Andres Bonifacio. At yung pirma niyan ay halatang pineke kasi ang layo nito sa ibang pirma, itong si Pantaleon Garcia. Okay? So, yun na nga, lumabas daw ang hatol na kamatayan sa magkapatid na Bonifacio, si Procopio at saka si Andres, no? At ito ay pinatupad nitong si Lazaro Macapagal. So, si Lazaro Macapagal ang sinasabing bumaril dito kay Andres Bonifacio at nag-iwan siya ng sulat at sabi nitong si Lazaro Macapagal, dapat patawarin siya, no? Kasi hindi niya sinasadya at wala sa kanyang loob na patayin si Andres. Pero kailangan niya itong gawin kasi kung di niya ito ginawa, manganib ang buhay niya, pati ng kanyang pamilya. Okay? At gumawa pa ito ng sulat si Lazaro Macapagal kung paano niya pinatay si Andres. At according sa kanyang account, no, sa kanyang sulat ni Lazaro Macapagal, umaga daw ng Mayo, May 10, 1897, pinatawag siya nitong si General Norberto Noriel, no? So, dalhin niya daw, so ang utos sa kanya, o Lazaro, magsama ka ng iba pang kawal, no? So, dalhin yung ang magkapatid na Bonifacio sa Mount Buntis at pagdating doon, saka mo buksan ang liham o yung sulat na naglalaman na kung anong gagawin niya kay Andres. So, habang naglalakad daw, nagkukwentuhan pa silang dalawa ni Andres Bonifacio. At si Andres Bonifacio daw, pilit siya tinatanong, anong laman ng sulat? So sabi niya, hindi ko po alam, Supremo, bawal po buksan eh. Kailangan muna natin marating yung lugar. Pero dahil makulit ito si Andres, sabi ni Lazaro, sige po, Supremo, kayo na po ang bumasa. So binasa ni Andres yung sulat at sabi, ikaw, Lazaro Macapagal, ang inaatasan ng hukuma ito na paslangin. So, nung narinig daw nitong si
Procopio, yung word na pastangino sa binabasa ng kanyang kapatid na si Andres Bonifacio, napatayo itong si Procopio, no, at hinabol siya ng tatlong kasama nilang bantay. Tapos itong si Andres ay tumakbo din, at pagdating daw sa may tabi ng ilog, ang sabi daw ni Andres, kapatid, patayin mo na ako. So, ibig sabihin, pinilit pa ni Andres itong si Lazaro Makapagal na patayin siya. Okay? Sabi daw ni Andres, kung di mo ako papatayin, kawawa ka pati pamilya mo. Okay? Pero ang follow-up question sa kanya ng teacher ko, kung kay Lazaro Makapagal na, kasi na-interview niya pa to, kung totoo ang sinasabi mo na binaril mo lang siya, no? Nasaan ang bangkay? Kasi hanggang ngayon, hindi pa nahanap ang bangkay nitong si Andres Bonifacio. Ang sabi niya, doon ko po siya kasi nilibing dito sa may tabi ng ilog. Malambot po siguro ang lupa at mababaw yung pagkakalibing ko. Kaya posible daw na tiningay ng mga hayop na dumadaan. Okay? So, pero kahit na ano pa man kung ano yung tama sa napag-usapan natin, hindi pa rin nahahanap itong buto nitong si Andres Bonifacio. Pero siguro naman, sa naging trato sa kanya ng kasaysayan, pinuring siya na isa sa mga pinakamahalagang bayani next to Rizal, no? Itong si Bonifacio. Okay? So, posible na nakuha niya pa rin kahit papano yung katarungan sa sinapit niya. Okay? Pero mali pa rin, no? Mali-mali pa rin yung nangyari na sa panahon na kailangan natin magkaisa ay saka mag-aaway itong grupo, no, ng mga Pilipino dahil lang sa issue ng leadership. At sana wag naman parating ngayon. Okay? So, sige, hanggang dyan muna tayo. So, magpaalam na tayo at hanggang sa susunod na pagtatalakay natin ng kontrobersiya sa Philippine history. Okay, salamat!